Ngayon, ang tanong natin kay Ma'am Espina at kay Ma'am Rebeles, anong reaction po niyo doon sa sinasabi ng ating texter at kay Ma'am Lorraine na dapat tanggalin na sila pati sa Kongreso? True. Before next 2025 election, dapat hindi na sila dyan makaparticipate. Yeah. Anong reaksyon nyo dito? Dahil ito rin ang mga bumiktima sa inyong dalawang anak. Yeah. At iba pa mga anak na inyong kasamahan. Ma'am Espina. Kami po sa Hands of Our Children ay napaka-pabor po. 1,000% po ang nagusto naming ma-disqualify ng mga kaakibat ng CPP-NPA na NDF na organisasyon. Na katunayan po, hinarap namin yung mga kabataan party list doon mismo sa COMELEC, sa harap ng COMELEC, na nagsisigaw sila na palayasin kami. Biktima kami magulang, no? Ang galing. Palayasin daw kami. Umalis daw kami sa lugar na kung saan sila nandoon. Hindi po, hindi kami nagpatinag. Lumapit kami sa kanila. At yung isang magulang po, nakasama ng Gabriela, na gusto kong lumapit, ano yung pinaglalaban din nila, gusto kong maintindihan. Di sinabi namin, nanay, kami yung nawala ng anak, na nakarating sa Senado, na nag-iiyak sa Senado, eto po ang libro namin, basahin nyo, balansihin nyo kung ano yung pinaglalaban nyo. Dito natutulala ang ibang kabataan na makikita na may totoong biktima, na totoo yung pinaglalaban namin, na bakit didisqualifyin ng NTF-LCAC ang kabataan party list dahil ang anak namin ay nabiktima ng mga printing organisasyon na to. Tama, klaro. Ma'am Therese, ang inyo pong dagdag sa pagposisyon sa dapat nang tanggalin sa Kongreso at hindi napayagan ng COMELEC at kansilahin na ang kanilang rehistro bilang mga party list, itong tatlong ito na naiwan pa. Guwet po, Ma'am Therese. Yes po, tama po. Sa Hands of Our Children, kami po at talagang anuman, hindi lang po yung organisasyon na yan, kung ano pang organisasyon na lulutang na connected sa CPP-NPA, hindi na dapat natin hayaan na makapasok sa ating school. Kasi po, bakit natin hahayaan na alam natin ito ang makakasira sa buhay ng ating kabataan? Ama. Napatunayan na po natin. Sa akin lang po bilang isang nanay ni Fran, kung tingnan ko lang po ang lahat na ebidensya na nakaturo sa kabataan party list, sobra. Kaya sana po nakikita din to ng mga opisyalis sa COMELEC na makita nila may mga tunay na biktima, may mga ebidensya. Kaya sana po titingnan po nila na itong mga nagpuprotesta na hindi sila dapat tanggalin, sana sila din nakikita nila, magulang din sila, may anak sila. Kung sila yung nasa sa katayuan namin na ang anak nasira ang buhay, ang anak na sa bundok, gugustuhin pa ba nila na maling parte ng organisasyon na yan? Correct. Kung yun ang sagot nila, oo, alam na natin. Sige, tunay na kayong FPA. Pero tingnan nyo, ilagay nyo ang sarili nyo sa mga nanay na katulad namin para malaman nyo kung ano ang tunay na maramdaman at pasakit na nararanasan po namin. Claro. Miss Ina, your final interaction. Can I just read what Meg said, no? Si Gemma Labsan said, kahit namundok na but na-radicalized and connected na sa anak bayan, wala na talagang pagmamahal at pagpapahalaga sa magulang. Nagiging bastos at walang modo ang mga anak namin. Yan ang turo ng CPP. True. At yan ay serious pattern of systematic poisoning and indoctrination na pagwasak sa kaisipan ng kabataang Pilipino kapag naugnayan ng CPP-NPA front organization or underground organizations. Miss Ina, pasasalamat natin at final interaction. Yes, ngayong araw po ay ginugunita natin ang araw ng mga bayani at kayo po, Ma'am Lovisa, Ma'am Therese, ay mananatiling tunay ng mga bayani po para sa inyong mga anak. True. At kasama niyo po kami sa inyong mga dalangin na makita na po at makauwi na po ang inyong mga anak, no? At wala na pong ma-recruit ng mga kabataan. At sa pagkakataong ito po ay hingi po kami ng inyong mensahe para po sa buong sambayan ng Pilipino, lalo na po sa ating laban na matapos na ang CPP-NPA-NDF. Ma'am Lovisa. Ma'am Lovisa and then Ma'am Espina. Ma'am Therese. Sa mga kapwa ko, mga magulang, at hindi lang po sa lahat po ng sambayanan na Pilipino, ikalat po natin yung awareness na to.
ilayo po natin sila sa mga deceptive, mga organisasyon na nandilin lang, nang-exploit sa ating mga kabataan. Alamin natin yung katotohanan na ito na, gumagawa na po ang gobyerno ng hakbang para mahinto po at matigil po ang pangre-recruit sa ating mga kabataan. Katulong po tayo, tumulong po tayo sa mapigil po ang pangwawasak sa ating mga kabataan. Matigil po ang pagnanakaw ng mga anak natin sa bawat pamilya dahil napakasakit po na mawalan ng anak. Yun lamang po. Ayun. Can I read one more? Ano? Sige, ma'am. Before ang message ni Ma'am Speaker. Si Jovelyn ay sabi niya, tuloy ang laban, mga magigiting na nanay. Mabuhay kayo. We salute you. We relate your story because 40 years ago, ang anak ng tiyahin ko namatay na lang sila hanggang ngayon. Ang anak niya ng tiyahin ko namatay. Namatay na lang sila hanggang ngayon, hindi nila alam kung nasaan, kung buhay pa. Correct. So imagine, ano, tumatagal ng ganun katagal, hindi nila alam kung anong, hindi na sila nagkita. No? And yeah, this is not a rare story. Yes. No? Even my mother thought na really? Patay ako. For the last 8 years noon, hindi ko siya na-communicate. Why did you not communicate? Kasi nga, mga cellphone na hindi namin pwedeng gamitin at palagi kaming on the move. Eight years. Halos hindi wala akong komunikasyon sa nanay ko. Pero hindi mo naisip yung nanay mo? Naiisip ko siya, pero pilit kong sinusupress. Yeah. Ang damdamin ko. Pero 8 years even naman. Even si Langging, almost 2 years yan na napuputulan siya ng regular communication sa amin. Oh. At akala niya nga, ang uling balita na darating sa kanya, patay ako. Yeah. Kasi hindi siya regularly nag-update din sa nanay ko. So talagang ano yung tinago, isip mo noon? Ano yung isip mo noon, Eric? Ang isip ko noon na tama ang ginagawa ko. Yeah. At ito yung tama kasi yung pamilya ko, ang masa. The way yung dinescribe ni Ma'am Espina, yung kanyang anak. Yeah. At ni Ma'am Lagi Nerebeles. Nilang sinasabi, bahagi yun ng pagsisigil. Ang pamilya ko ay bahagi ng masa. Pero si Renato Reyes, hindi ganun na wala, nasa yun yung problema, yung leadership mismo. Yung leadership mismo is hipokrito at sindikato.